And then envious people are becoming unhappy. Hindi lang po nagiging unhealthy, unhappy din po, mga minamahal. O siguro naman, hindi natin kailangan ng mahabang paliwanagan dyan. Meron ba kayong nakilalang tao na dahil sa inggit niya, ang saya-saya niya? Diba? Ang lagi niyo pong makikita, yung tao pagka naiinggit, diba? Talagang ang epekto sa kanya, malungkot siya sa blessing ng iba. Parang kailangan maranasan din niya, di po ba? So, hindi ka masaya kapag ka ikaw ay mainggitin. Kaya nga yan po, kabilit-bilinan ng Panginoon eh. Di po ba? Lalo na sa mga masasama. Di ba? Remember in Psalm chapter 37? Ang sabi, huwag kang mananaghili, huwag kang maiinggit. Di po ba? Fret not thyself. Psalm 37. Fret not thyself because of evil doers. Di po ba? Neither be thou envious against the workers of iniquity. Diba? Kasi may mga ganun po eh. Hindi po magandang sinyales. It is not a healthy and a good sign for the believer na tayo po ay magkaroon ng envy, lalo na sa mga unbeliever. Diba ba? Ano ba ang kadalasang inggit ng marami po kapag ka po gumiginhawa yung iba? Mga kapatid, para sa akin po, ang mainggit ka, hindi lang po unhealthy, ang mainggit ka, unhappy. Tinitiyak ko sa inyo na kung merong isa sa malungkuting tao sa mundo, ito po ay ang mga mainggiting tao. Yes. Kaya kung malungkuting ka, medyo magsuri ka, ha? Oo, ito naman po madali mo mapansin eh. 'Di ba? Madali mo naman tong ma-identify yung sarili mo. Ito yung kapag ka pinagpala yung iba, kamusta damdamin mo? 'Di ba? Kapag ka po merong magandang nangyari sa ating pong kapwa, kamusta po? Eh lalo na kapag kayong hindi pa mainam ang relasyon sa iyo, lalo pong hindi po magiging masaya ka kapag ka nakita mong pinagpapala sila, di po ba? Kaya sabi po ng Bible, iwasan po natin ang pagkainggit kasi po unhealthy, unhappy.